Bigo nga ang San Miguel Birmen na ipilit ang serye sa isang deciding game kontra Meralco Bolts matapos talunin sila nito sa score na 100-85. At dahil sa pakatalo na ito ng Birmen ngayong conference, inaasahan na baka mangyari na naman ang isang malaking balasahan sa kanilang roster at pati na din ang pagpalit sa kanilang head coach na si Leo Austria. Ayon pa kay Coach Leo Austria, dismayado siya sa naging performance na kanyang mga players dahil nag-collapse ang kanilang depensa sa second half. At inayaan nila ang Meralco Bolts na umiscore ng umiscore na nagresulta sa mahagang exit ngayong quarterfinals. Dagdag pa ni Coach Leo, nawala ang desire ng Birmen na manalo ngayong quarterfinals kung saan naging kabaliktaran naman ito para sa Meralco Bolts. Hindi naman binanggit ni Coach Leo kung magkakaroon ba muli ng isang malaking balasahan sa roster o mananatili itong intact. Pero ayon naman kay Marcio Lassiter, dismayado din siya sa naging performance nila kontra Bolts dahil nawala ang kanilang depensa sa second half na nagresulta sa kanilang pagkatalo. Dagdag pa ni Lassiter, dapat mag-move on na lang dahil tapos na ang laban at magplano sa susunod na PBA season. Sok na nga ang Meralco Bolts sa semifinals matapos tambakan nila ang San Miguel Birmen sa kanilang quarterfinal match na nagtapos sa score na 100-85. At dahil sa panalo na iyan, masaya nga ang small forward ng Meralco Bolts na si Chris Newsome na kumabada ng 22 puntos, 7 rebounds at 4 na assists. Ayon pa kay Chris Newsome, mabigat na kalaban ang San Miguel Birmen dahil dekalibre ang kanilang mga players at mahirap silang pigilan. Pero mas nanaig ang gigil ng Meralco Bolts na manalo at sinundan ng kanyang mga kasamahan ang napakagandang game plan ni Coach Norman Black kaya nagresulta ito sa isang magandang panalo. Dagdag pa ni Chris Newsome, sa ngayon iche-cherish na muna nila ang panalo kontra San Miguel Birmen at tapos maghahanda na naman para sa isa namang malaking pagsubok sa semifinals kung saan umaasa si Newsome na malalagpasan nila ito hanggang makapasok ulit sa finals. Hindi naman kinalimutan ni Newsome na batiin ang kanyang mga kasamahan dahil sa napakagandang panalo, lalong-lalo na ang kanilang import na si Tony Bishop na napakalaki ng ambag sa Meralco Bolts ngayong komperensya. Inatunayan nga na Magnolia Hotshots pambansang Mano kung bakit sila ang numero unong kupunan ngayon sa liga. Matapos tambakan nila ang Phoenix Field Masters sa kanilang quarterfinal match na nagtapos sa score na 127-88. At dahil sa panalo na iyan ng Magnolia Hotshots, makakaharap nila muli ang Meralco Bolts sa semifinals best of 5 series. Ayon pa kay Magnolia Hotshots head coach sa si Coach Chito Victolero, napakaganda ng pinakitang performance ng Magnolia kontra Phoenix dahil na-implement ng maayos ang game plan at halos lahat ng players ay nag-contribute para sa panalo. Dagdag pa ni Coach Chito Victolero, marami pang dapat tuunan ng pansin ang Magnolia, lalong-lalo na ngayon makakaharap nila muli ang Meralco Bolts sa semifinals na maganda din ang simula ngayong komperensya. Sinabi din ni Coach Chito, wala pa sa kalahati ang nakamit nila na tugumpay dahil waiting pa ang semifinals at finals kung saan yan ang pinaka-priority ngayon ng mga manok. Bago tayo magtapos, shoutout muna kina EDJ Sam Rider Vlog, Grace Ann Gimpes, Joshua Giray from Tondo, Manila, Josie Casilao, Scout Ranger, Mirna Francisco, at si Jason Mendoza. Hanggang dito na lang tayo mga chong at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B. Adios!